Bumangon tayo. Alam ko masakit masunugan. Ngunit, importante ang buhay. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa, magtulungan tayo. Kilala po ang Pilipino sa pagtutulungan. Tulungan tayo, kaya po ako narito. Tutulong po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya po. Yan naman ang aking pinangako sa inyo noon. Kahit sa sulo kayo ng Pilipinas, halos inabot ko na yan mula Apare hanggang Hulo. Sunog, Baha, Lindol, Buhawi, putok ng bulkan, pinupuntahan ko talaga yan. Makatulong man lang sa inyo at makaiwan ng konting ngiti sa panahon ng inyong pagdadalamati. Tulungan lang tayo, mga kababayan ko. Tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa. Gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo mabalik sa mundo ito. Yan po ang totoo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Programa tayo na naisulong doon, no? Pero ito sa dalawang tulong mula sa aming opisina ay dinito rin po ang NHA, dinito rin po ang DDI para sa livelihood program, yung programa ng pagbili ng housing materials dito ng NHA. At nanawagan rin po ako sa DSWD, no? Na balikan ka rin ito, dahil yung programa rin po tayo dyan, isulong o napatulong sa mga nasulong. Ang importante rito, walang nasaktan. Sabi ko nga kanina, yung mga nasaktan, tulong po ako sa mga pasyente. Meron po mga pasyente kanina, pinanala po ako mauwit siya sa kanila sa mga practice. Sa abot ng aking mga kaya, hindi ko po nilimitahan ang aking sarili bilang isang mamamatas lamang. Gusto ko pumunta sa mga kababayan natin, makatulong at makaiwan ng konting ngiti sa panahon ng kanilang pinagawa. Malungkot pong masunugan, mahirap masunugan. Pero pag napasaya po sila, mawawala po ang aking pagkakas. Opo, ongoing na po na sa mga nakarang araw, para sa akin team ko po, yung aming opisina, ay patuloy po tumiikot, namibigay po ng tulong, namibigay ng pagkain, at nakikiramay rin po tayo sa mga namatayan, no? Ito po ang naiulat na namatay sa landslide sa Davao de Oro. At salamat rin tayo sa DSWD at kay Pangulong Bongo Marcos. Meron naman po, alam nyo, tuwing merong mga disaster, kaya nga po tayo merong mga disaster fund. Meron rin po tayong fund sa DSWD na itapurbahan sa Senado para makatulong kagad sa mga na bahaan na nabigiba ng landslide. Ang implementing arm po nito, ang DSWD, sila po ang tulong. Salamat kay Pangulong Bongo Marcos. National Games dahil isinusulong natin magkakaroon po ng Paralympic Olympics every two years po yun at para makadiscover tayo ng mga atleta na roots at sa probinsya sa mga milyon sa mga munisipyo sa mga liblig na lugar through that competition gusto lang natin institutionalize sa patas ng Philippine National Games.
Meron na rin po tayo na isang batas noon, National Academy of Sports, kung saan po yung eskwelahan. At dyan po sa New Clark City, pwedeng mag-aral, pwedeng mag-training. Pwedeng mag-aral. Walang masasakripisyo dahil dyan po sa New Clark City, ito, National Academy of Sports. Ako po ang motor at co-sponsor sa Senado, National Academy of Sports. At yung sabi ko, Philippine National Games, tapos na po na sponsor po, interrelation po yun, at isusulong po natin ito. Marami pa pong iba. Hapon po, inimbestigahan po natin yung game fixing at nilalakay po natin yung anti-game fixing bill. Saan po, kung may isa batas, ay magkakaroon po ng stiffer penalties para magkaroon tayo ng deterrent, mapigilan, maiwasan at hindi maulit ito mga naiulat na suspicious game fixing. Dahil para sa akin, ang sports po ay laro ng mga honest na tao. Ang sports po ay promotes camaraderie. Ang sports po ay dapat sa mga taong integridad. Hindi po dapat binibenta ang laro. Kaya nga po tayo, tinawag na sports, sportsmanship. Manalo, matalo, yung integridad na pakipagkakaroon. Mas masarap ang pakiramdam pag nanalo ka na pinagpawisan mo ng kamuray. True game fixing or game fixing. So, gusto natin magkaroon ng ipin. Magkaroon ng ipin itong batas na ito. Ito pong anti-game fixing. Nag-hearing tayo kapo. Senator, malapit sa ating anniversary ng game fixing. Hindi nalang sa aking center. Makakabiusin sa po kayo. Una-una, papasalamat po ako sa lahat ng tumulong, mga kasama ko sa Kongreso, sa ating Pangulong Duterte, Secretary Rebosa, sa Department of Health. Batas na po ito pala sa ating center at magsi-sixth year na po siya ngayong Pebrero. At patuloy, ayon sa DOH, almost 10 million Pilipinos na po ang natulungan na para sa ating center. Para po ito sa mga poor and indigent patients. Para po ito sa Pilipino. Wala po pinipili ito. Dito mismo sa Maynila, lima po ang Kalasakit Center. Sa Tondo, sa Pamelia, sa Jose Reyes, sa Lazaro, sa PGE po, lima ang Kalasakit Center dito. Na handang tumulong po sa ating mga kababayan, sa mga mahirap natin sa kababayan. Para po yan sa Pilipino, lapitan nila po ang Kalasakit Center. At patuloy po akong susuporta sa mga programa ang makakatulong po sa mga mahirap. Yung mga pro-poor programs na ito. Yung mga nangangailangan po ng tulong, yung mga helpless na programs natin na mabayan, sila po ang dapat natin unahin po natin. Thank you. Thank you.